Nasabi, zero daw itong nakapag-apag na to. Pero bakit hindi ko nilipin siya libingan ng kabayari? Hindi ba? Kaya ito tigap yun. Anyway, nandito si Jerb na Duty of Health. Malagyan tayo ng update sa kanilang gagawin niya mas action sa Sunday. Jerb, ang magandang umaga. Sige, kami na. Magandang umaga. Kanina, pagbukas ko ng radyo, ang humulaga sa akin ay ang balita tungkol sa tiyak daw na pagtaas ng presyo ng singil ng kuryente sa Abril. At baka maraw, Pebrero pa lang ay tumaas na ito. Aba, ipasakit na naman ito sa kababaihan, no? At ito ay, ang balitang ito ay dumating dalawang araw bago ang Marso 8, ang pagdaigdig ng araw ng kababaihan. Yung pagdaigdig ng araw ng kababaihan, hindi lamang para ito sa kababaihan, pero specifically, ito ay pagdaigdig ng araw ng kababaihan ng anak Pawis. At 104 years na itong ginugunita, simula po noong 1911, after na ito ay ideklara na isang konferensya ng kababaihang anak Pawis doon sa Copenhagen. At 31 years na simula sa itayo ang Gabriela noong 1984, Gabriela na ang namumuna doon sa pagunita ng Marso 8 bilang pandaigdig ang araw ng kababaihan dito sa Pilipinas. Itong Marso 8, pagpupugay ito doon sa mga kababaihang manggagawa ng mga 1900s pa, noong pagpasok ng 1900s, na talaga namang tuloy-tuloy, no, na nakikibaka, at tuloy-tuloy na pumupunta, nag-i-strike, pumupunta sa lansangan, upang ideklara at sabihin sa publiko yung kanilang mga hinihingin. At isa sa mga hinihingin nila noong panahon na yon ay ang pagtaas ng kanilang sahod, pagtaas ng kanilang wages, na hanggang ngayon, hinihingi pa rin ng ating mga manggagawa. So sa Marso 8 ito, isa yan sa aming mga isyong dinadala. Trabaho at nakabubuhay na sahod. Kasi yung sahod ngayon na nakukuha ng ating manggagawa, kung sila man ay magkatrabaho, ay slave life talaga. Kalaalipin yung ano, at hindi nakakabuhay yan. Yun ang isa, no? Sa community nga namin, marami sa aming mga nanay ay nagsasabing, binapang namin ng aming mga anak para makapagtapos ng kolehiyo, halos namumutang kami, hindi kami kumakain, nag-ano kami ng aming belts para na makatapos yung anak namin, tapos walang trabaho silang makuha. Kaya sabi nila, paano ba naman ito? Ano ba yung sinasabi nilang pagkulad dito sa ekonomiya? At syempre, pag sinabi namin ng trabaho, hindi lang basta trabaho, kundi trabaho na hindi kontraktual, trabaho na regular. Kaya hindi every 5 months kailangan silang maghanap. So yun yung una. Ikalawa din, ang pinapaglaban namin, ang nilalabanan namin, ay yung bulok at nabubulok pa na servisyong panlipunan natin. Bakit? Kasi pinaprioritize ang ating mga ospital, maski na yung ating mga eskwela, kahit hindi sinala sabihin pinaprivatize. Ganun na rin yun. Yung just recently, yung nagpakamatay na estudyante ng Cagayan State University, no? Na dahil hindi makapagbayad, free nga ang tuition, pero miscellaneous at lahat pang fees ay kailangan bayaran at hindi nila kaya talagang bayaran yan. Na talagang it brings to mind din yung nangyari kay Tejada ng UP Manila, na dahil hindi makabayad ng tuition at hindi makakuha ng final exams, ay nagpakamatay din. So, hindi lamang ito ang unang at sa tingin namin, hindi ito ang insidente. Halimbawa din, isang area namin sa Talak, pinaprivatize na rin yung Talak Hospital. Minamonitor kami na 18 kababaihan na nanganak na dinitain sa ospital kasi hindi sila makabayad. Wala silang, at dahil dinitain sila, mas lalong tumaas na yung bayarin nila. Lalo naman hindi sila makakabayad. So ito, hindi ito lang sa Talak nangyayari. Nangyayari ito sa maraming mga lugar. Nangyayari ito sa panahong merong polisiya, ang DOH, na hindi po pwedeng
mga anak sa bahay ang mga buntis, kailangan sa ospital. Eh wala namang pambayad dahil walang trabaho. Yun yung ano, pinag-ikalawa, no? Ikatlo, syempre, yung bahay na sa Yes Sweden. Na maski na ang PNP ay nagsasabing tumataas. Taong-taong to, sa panahon ni Aquino, talaga ang pagtaas ng bahay na sa Yes Sweden para sa kababaihan ay tuloy-tuloy. Noong Disyembre, lumabas yung isang PNP report na sinasabi na nagsasaad na kada araw mula January hanggang September of 2014 ay 27 na kababaihan at bata ang nare-rape araw-araw. Ibig sabihin, kada oras may isang nare-rape dito sa ating bansa. At yun, ayun lang mga nag-uulat. Marami pa dyan ang dahil sa kahihiyan, dahil sa takot ay hindi na nagsasabi. Ang community, sa community namin, ang mga chapters namin sa community, for the last three weeks, no, marami nagpupunta at nanghihingi ng tulong. Marami dito ay rape, no? Incest pa nga. At malaking problema sa kanila to dahil kung pupunta sila sa medical legal, meron pang bayad ngayon ng medical legal. Kahit ng pulis ang nag-refer, no? Itong mga kawawang kababaihan na tumama sa kanilang pamilya kung incest ito para magharap ng hustisya, ay paano makakahanap ng hustisya kung pati ang medical legal nila na kailangan nila para magsampan ng kaso ay kailangan nilang bayaran. Ito yung kultura ng community dito sa Pilipinas, nandyan pa rin yan. Lalong-lalo na pagdating sa kaso ng violence against women. At itong impunity na to, dahil yan sa napakabagal ng justice system natin, at saka lahat ng bagay may bayad, sa panahong ang ating mga kababayan, lalo ng kababaihan, ay walang trabaho, walang pera, wala pa nga silang perang pagpakain sa kanilang pamilya, yung nangyayari. At konektado din dito, nakikiisa talaga kami dito sa mga widows ng mga sa 44, at mga widows, no, ng iba pang mga pangyayari ganito, at kasama na dito, no, yung mga namatay ng mga civilians, no, dun sa mga Sapano. Nakikisa kami dito at sasama kami doon sa walk sa Sunday morning. Bilang pakikiisa doon sa panawagan para sa katotohanan, sa accountability at saka sa hustisya. Kanina din, sa pagbubukas ko ng radyo, binanggit na naman itong power crisis. So, ano ba yung power crisis na yan? Anyway, sa Sunday din, magkakaroon pagkatapos ng aming pagsama dito sa mga widows, 3 o'clock magkikita-kita uli sa Bonifacio Shrine. Ang aming gagawin doon ay yung pagpapatuloy ng panawagan para sa truth and justice. 3 to 5, nasa Bonifacio Shrine kami. At pagkatapos noon, ay pupunta kami sa Mindola. 6 o'clock, may programa doon. At ang panawagan namin ay resign para kay Mary Aquino. Kaya nga, ulitin ko, kanina sabi nga doon, power crisis. Actually, ang crisis ngayon ay sa kapangyarihan nga, pero ito ay crisis dahil sa pananatili sa kapangyarihan nga ni Mary Aquino. Yun ang crisis ngayon. At kung may emergency man, ito ay emergency na dapat na siyang bumaba sa kanyang katungkulan. So, makibaka, huwag matakot, yan ang aming sinasabi sa aming sarili. Maraming salamat po. Thank you, Jerk. Well, Mike? Depend mo na. Si AJV. Yeah. Ma'am, yung po bang gusto mo ninyo pagpitili natin ang ating tulong? Sa paningin niyo, baka sino naman yung huling backer net, tanggap niyo po ba kung sakaling sino ba na pumalit after yun? Actually, bulok ang sistemang talipunan ngayon. No? Kung ang gagawin natin ay pagpapalit ayon dun sa konstitusyon, talagang bulok din na presidente natin makukuha. Kaya kailangan talaga magkaroon ng transition council. The transition council na yon, ang magiging miyembro nun, ay yung lahat ng mga sumama dito sa kilusang para siya ay pababain sa katungkulan. At sila ang maghahanda para dun sa eleksyon. Kaya ayaw na namin ng mga politikong nandyan ngayon. Kasi
mangyayari naman, yung nangyari before na pagkatapos ng people power, ay politikong pulpul pa rin ang sa katumbulan. Okay, sandali lang at papagayari ng seating arrangement, no? Dumating na si Mark Estudante. Jerk, pwede bang pumasok ka na kung mayroon? Ayan. Okay, actually si Estudante sana mauna. Kaya lang eh, parang may small yung ano natin. Importante. Mark Estudante. Ayan ka. Ikaw ang main event. Morning. Okay. At mamaya na tayo yung mga questions yung kay Jerk, no? Pero ipunahin natin muna itong si Miss Bugante dahil para mga importante siyang gustong sabihin, bigyan tayo ng update regarding sa mga ginagawa ngayon ng SSS, no? Good morning, Susie. Yan ang ano mo. Yes, good morning everyone. Thank you for inviting me here. Program that we sponsor. Madami lang ako nakapagsalita ko dito pero ito naman mo na very supportive ayun lang ang pangyayari sa ating mga members. Malaking tulong po ang inyong role para ipalating yung mga informasyon na kailangan malaman ng mga biyan. Hindi lang nakatapat eh. So, nandito kami para ibahagi yung inyong social security system kung paano po ito nag-perform last year, ano po. So, Cecilia, pwede hindi ko sa akin na sana. So, basta ang napagkita niyo dito sa aming, ganun kami mga i-distribute na press kit sa aming pong press kit. Sa lumi ko, last year, ang ating pong social security system ay nakapag-bayad po ng 103 billion worth of benefits sa mga Metro out of the 119 billion na collections, na contributions po. No? So, yun po yung pinakapalitan po natin ngayon. And yung pong social security system ay nag-earn po ng net revenues of 42 billion. No? So, sabi neto na po ito. Ito po yung nadagdag sa inyong pondo. So, napaka-ganda po ng performance ng SSS last year. At bukod po dito, aside from the financials, ay masaya din po kami ibalita sa inyo na nag-commit po kami na magpatayo ng dagdagang branches na 24 nationwide. Ito po ay nagawa po namin at sumobra pa ho, 25 po kami nabuksan ng mga bagong branches nationwide. Dahil nga po sa dumaraming na miyembro ng SSS out as of end of December 2014, meron tayong 32 million registered members so with SSS na madami mo. Kaya parang kung punta po dito sa branches namin, kahit nasaan po ay makikita na napakahaba po ng mga pila. Kaya ito naman po ay ating po tutugo na sa mapapagitan po ng pagdadagdag ng mga branches. Pag sinabi mo namin branches, ito po ay full service
branch, ano po. At bukod po sa mga branches, meron din po kami tinatawag na service offices na located mainly sa mga malls. So, meron na po tayo mga opisina na bukas, I mean, 1 hour din po. So, kung ano oras na doon ka sa mall, doon din po yung oras ng pagkabukas ng aming mga service offices dito para mo lalo po makalapit yung aming servisyo sa mga miyembro mo natin. Kahit na sila po ay nasa mall, pag-shopping. At meron din po kami mga selected branches dito po lahat na nabukas din Sabado. So, iba-iba po yung ating oras. Kung ano po yung mas convenient sa aming mga miyembro, yun din po yung ating oras ang pag-uusap sa mga talaga. So, this way, we'd like to address. Yun nga po yung pagkakas na nireklamo ng mga miyembro na nagpahapan ng sila, tagal nila nag-design. So, yun po ay ina-address natin. Hindi ko lang alam. Eh, kasi kapwesyo mo ko sa mga hindi. Hindi ko lang alam po, alam mo na regarding dun sa, ano, sa excuse me, no? Sandali lang, tahimik lang please, ha? Para hindi, ano, di, para maintindihan yung mga sinasabi ng ating mga guests. Go, yung tungkol sa pinasok na kontrata ng Government Content Control Corporation to a certain attorney Cesar Villagreba. This is with regards to the employees of all government owned and controlled corporations. Kasama ang SSS dito. And in fact, one of the officers ng mga corporations is taga-SSS. At pagkakas niya yung Boyer, Sergio Boyer. Ano na ho ba ang development nito doon sa SSS personnel? Kung na-implement naman ang Towers Watson Incorporated, yung dapat na nilang gawin o kampanan para i-annegate yung standard ninyo as officers and employees of DGOCCB. SSS is one of it. Ginawin ko lang po ano, yung context ng inyong katanungan. Kasi hindi po natatandaan ang 2011 yung batas na ipinasa na creating the GCP na siyang merong supervision sa mga GOCCs. Kaya sila nagtasa na i-review ang mga kung ano pa ba, baka buluhan pa ba yung mga GOCCs kasi napakadami pong GOCCs at may ilan-ilan dyan na parang nais nang isarado na gano'n, wala na yung kanilang purpose. So, yun pa yung matinigat. At bukod dito, yung GCP din, yung incorporating sa performance ng mga GOCCs. So, bawat umpisa ng taon, meron po tayong bawat na GOCC ay meron po mga commitments na ito magiging deliverables ng institution o ng institution sa taon ito. At tinitingnan nila kung itong mga deliverables ay baka at ano ba talaga ito nga ba dapat baka naman napakatali naman ito para sa inyo ano nga na naman so tinitingnan ko ito ba ay tumutugod sa inyong mandate etcetera etcetera. So pagkatapos ng taon ito naman ay kanilang ina-assess parang gano'n. At bukod dito, isa sa mga mandate kinyata ng CCI, i-review ang mga compensation. So, itong nabanggit mo nito, hindi ko aware sa sinan ko. Pero, ang pagka-intindi ko, parang merong mga, yung mga union, yung asosasyon ng mga empleyado ng CCI ay nagsama-sama kasi nga, marami silang mga hindi, marami kasi hinihili ng mga adjustments sa salary, etc. na wini-review ng GCG na hindi, at saka matagal ng panahon na hindi pa na-actionan ba? Yung pang consultancy firm eh, ginagawa nila yung duty nila kasi makakapos na po yung term eh. This is a 250 million US dollar contract. Ito po ang contract of the government and para doon sa government contract. Kasi up to now, nabalitaan ko po na hindi pa natatapos yung dapat natrabahuin itong towers. I think hindi ako pretty to that. Pero yung nabanggit niya yung pangalan, yung mga niya, parang kung yan nata isang mga kapatid na tumitingin sa mga compensation.
education, pinag-aralan ng mga ano ba yung dapat iswerdo, mga gano'n. No, so siguro, yan siguro ay kinontrata siguro ng GCD na kasipunan ko. Like, yun pa lang natin nagyan. Pero alam rin, pero mag-isa sa mga empleyado sa Facebook. Kasi nga ito yung YouTube nila na aksyonan na ng isang sarili. Yung kanitinga ng mga empleyado na magkaroon ng salary adjustment. Pero ito yata ang GCG ay may humipinong sa atin silang pag-aralan yung mga Ma'am, yun po ba nag-exist ang payment for about 20 years? Kasi alam ko, 30 years na po yata yung allowed na magbayad. If in case lang po na overpaid po yung SSS, ito po ba yung marerefund? Or kasama na po dun sa makukuha po yun? Kasama yun sa makukuha. Pero ang hindi po maisip ko paano magkakaroon ng excess. Kasi kung titingnan mo natin yung ating work-life length ng ating work-life, pagka ito ay gumraduate ng 2022, next mo, magtatrabaho ka 40 years down the road. Kasi nagkaroon tayo ka 65, diba? So, 40 years pa. Kaya, ang aming sinasabi palagi sa mga members, the more that you contribute, the longer you contribute, the higher the benefits that you get. So, yung sinasabi natin, 10 years, 120 monthly contributions, yun po ang minimum requirement para ito ay mag-qualify to a pension. Under the law, kailangan makapagulog ka lang at least 10 years. So, pero just because na-reach mo na yung 10 year ano na yun, hindi sabihin hindi mo pala. Kasi for as long as you're employed, your employer is obliged to contribute to you. So, isipin mo natin, ang ating employer ay nasisave ng 2 beses higher than what he saves. Isipin mo natin, sa bawat piso na hinihingi ng isang manggagawa, ang employer niya nagdudulot ng 2 piso para sa kanya. So, di ba mas pagod yun sa isang empleyado na pinag-iipunan ka ng mga so, that's why the longer that you contribute, the higher your benefits. Okay, mag-ulit yung ibang questions, no? Like, kapalit, the presence of my chairman, yun, papahinga. Yun yung para panila ulit yun. At syempre, yung chairman ng Liga, si Utang Mike Abe. Well, araw ng kababaihan, ano bang ibibigay ng SS sa mga kababaihan? Good question. Garo medyo naman tumasang mural ng kababaihan. Ever since naman ang SSS ay nagsisilbi sa mga kababaihan, ang ating bansa po kalahati ng ating kumpulat ng babae. Yeah. I think higit pa yata ng ilang mga 1% higher, no? Ang distribution ng ating population. So, at mapagpitingan mo natin, in fact, ang mga pupunta, kung observe lang natin, ang nagpupunta sa paglaban natin, mas marami ang kababaihan na pumunta dahil unang-una sila yung pagdating ng mga anak nila, sasamahan nila yung mga anak nila para kumuha ng excess number. So, yung nanay yung gumagawa nun, hindi naman sa masama yung tatay. No? So, yung magpa-file ng maternity, no? Mga kababaihan, at yung mga employer representatives kadalasan mga kababaihan. So, yung ating po offices ay
women friendly po. Meron po tayong area doon para sa mga breastfeeding mothers. No, tapos meron din po tayong physical examination center sa bawat sa mga selected offices natin, pero karamihan po ay meron. May PE center po tayo para na make sure that the privacy and the dignity of our members, especially women, ay na-preserve naman din natin. No, kasi kayo may privacy, no, dahil yung aming mga doktor, ina-examine din yung ating mga members. Talaga, okay, oh, so si merong 11 businessman Pilipino kasama sa 500 top billionaire sa buong mundo. Ito po mga ito, maganda ba ang record niya? Remittance, isa sa remittance kasi alam mo, napakarami lang empleyado. Pag walang nag-remit na negosyante sa side ng mga magagawa, patay ang magagawa. So kayo yung may power at authority para i-monitor ang mga malaking negosyante. Yeah, tama po yan. Sa amin po karanasan, kadalasan po ang mga malalaking kumpanya, lalo na yung mga top 1,000 corporations, sila po ang compliant naman sila sa atin. Ang aming pong problema kadalasan ay yung mga small medium enterprises. So, yun po ang talagang kailangan mas maging masigasig sa paghahabol sa kanila. At hinihikayat din mo namin yung aming po mga miyembro na kapag sila po ay na maging vigilant din na siguruhin nila yung kanilang employer ay kinatingin sila. At meron silang pagkakataon na ma-check nila yung sarili nilang record. Yung bisita pinag-uulog, meron din po kaming tanggapan na kung saan maaari nilang i-file yung kanilang reklamo para hapingin mo namin yung employer nila. So, ang karanasan doon namin, kadalasan, mga manpower, yung mga employment agencies, mga security agencies, kadalasan doon kami, nakikita ko namin nandun yung problema. So, yung kunwari, yung mga endo-endo, gano'n. May sanction ba kayo o may power kayo over those agencies, particularly of contributions of the members para mapatigil na yung kanila? At saka yung ano yung reaction ng Cabrera dito sa sistema ng endo contractual basis para sa mga kanila? Mahigpit po ang batas no, sa mga violators ng social security. Dahil kasi hindi lamang penalty, may kulong pa. So talagang pagka hindi mo nila pinag-uhulog ng kanilang mga empleyado, yan po ay violation of the SS law. Ngayon, pagka kinolektahan naman nila ng kontribusyon ang kanilang mga empleyado, hindi nila na-remit. Ito po isang criminal offense as estafa. So, mahalik talagang pag sila ay nireklamo, ay makukulong po ang mga employers. Kasi mga may experience kami na nagtutiruan yung agency at saka yung employer. Doon sa deduction of the juice. So yun, meron ba kayo sanction para doon sa dalawang yun, maipit yung dalawa na kung sino mo ang dito magbayad? Actually, napupunta yung pera. Severally and liable. Jointly. Yeah, jointly liable. So, kumari, lalo sa sistema natin sa construction industry, nakikita mo natin napakadami kong development, no, infrastructure projects, ganyan, ano? At ang sistema mo natin, unfortunately, sa construction industry, ay marami pong sub-con. Yung contractor, isa sub-contract, yung mga maliliit na parte ng kanyang project, no, nababa, yung pagkakabit ng kubo, paglalagay ng electrical, paglalata, pintala, lahat na sinasub-contract. Ngayon, ang sistema din naman natin, minsan, yung sub-contract service, mga ngalan lang siya ng mga kapitbahay niya, kapapentero o lumaluman. At dapat yan, yung sub-contractor ay kinuha ng SSS, yung kanyang mga kinuhang magagawa. Kahit nasabihin natin,
natin yung project na yan ay good for 2 weeks lang. No? So, dapat yan inubulugan yan. At yung main contractor ay dapat ini-ensure niya na ganun nga, na nagko-comply yung mga subcon niya. Kaso hindi ganun na consistent. So, meaning natatandaan, meron isang malaking project. Hindi ko na kung papag-iwiin kung sino. Pero, meron mong mga manggagawa na namulog. Oo. Nakatay. No? So, yun ay nahabol mo natin at pinagbayad yung contractor mismo, yung developer na kung sino yung sila po ang nanagod. Yung condo. Yes. Sige, sagutin mo na ni Jack. Kami against kami sa contractorization. Ha? Lalo-lalo na ang kalakhan ng contractorization ay nangyayari sa mga trabaho na kalakhan ang nakapasok dyan ng kababaihan. Katulad ng mall, retail and wholesale trade, no? So yun yung isa. Kasi kalawa, syempre pag ikaw ay kontraktual, hindi naman pagkatapos sa isang kontrata mo ay magkakaroon ka rin ng kontrata. Doon nagkakaroon ng problema yung mga gap-gap pagdating sa SSS. At alam naman natin, pag kontrata din, walang masyadong beneficyo yan. So wala silang wala silang susulingan pag wala silang trabaho. Oo. At ngayon marami sa mga nangongontrata. At pag pinag-usapan natin yung top 11, yung 11 na nasa Fortune 500, ilan diyan ang contractual ang kinukuhang mga manggagawa at subcon ang kinukuhang manggagawa. No, alam naman na at marami diyan, marami sa mga mall na dati-dati sabihin sa iyo sa isang taon pagkatapos ng kontrata mo pwede ka nang bumalik. Ngayon hindi na pwedeng bumalik. Ibig sabihin, once sila ay naging contractual, hindi na sila pwedeng contractual. At dahil nga dito sa problema ng contractualization, merong bill na isinusunong ang Gabela Women's Party na sinasabi, basta ang trabaho ibinigay sa isang contractual, ay whether yan ay agency hire, etc., ay essential dun sa business ng nangongontrata. Dapat yung employer na kumuha ng subcon na yon, ng contractual na yon, ang dapat natignan bilang employer. So, pag nagkaroon ng problema sa SSS, siya talaga ang direkta, ano? Kasi ngayon, ang dami-dami, sabi mo nga, ang dami-dami patong-patong. Sino na ngayon ang mananagot, no? At pag namatay ka, pag may nangyari sa'yo, paano na ngayon ang maiiwan mo? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Ang dami hindi na nililimit, eh. Yan ang problema. Hindi na nililimit. Eh, yung nakatay mo lang maghapon ng trabaho, walang kukuha, kamukha ng mga sales lady. At isa yan sa mga bini-bring up namin, ano? Kasi hindi lang naman sales lady ang ganyan, maski sa ospital. Minsan pag kailangan nilang mag-emergency, etc. Yung mga contractor, dahil hindi nga contractor lang tawag nila dyan eh. Yung nagpa-practice lang kuno-kuno. No, ako minsan sila pa nga nagbabayad, no? Wala silang pahinga kasi kailangan nilang yung mga pangangailangan ay kailangan sila sumagot kaagad sa mga pangangailangan. Otherwise, mawawalan sila ng hindi nga trabaho eh, ng volunteer work na siyang kakukunan nila ng kanilang number of years of service kasi hinihingi ngayon eh. Sabi nga ng mga kabataan, paano mo ba kami makakahanap ng trabaho? Hinihingi sa amin yung aming karanasan. Paano kayo magkakaranasan kung hindi kami magkakaroon ng trabaho? Diba? Yun ang conundrum ngayon. Okay, Ma'am Susino, bago kay Emil. Alam mo ba gandang ginawa ni President De Quiros ay ina-appease ng mga probinsyano. Kung may bisita kayo sa mga probinsya, gumagawa kayo ng kapinagkabayang ito, at nalalaman tuloy ng mga stakeholders yung update ng SSS. Tama po yan, ating pong pangulo ng SSS ay siya din po ang current na branch operations head. Naka-hands-on po niya dahil kahit kung siya po ay nasa bangko, ganun din po ang kanyang responsibility talagang mga branch operations. Kaya alam po niya, naiintindihan po niya kung ano yung mga problema, no, attendant to that kind of work. Kasi ang SSS po, kung napapansin po ninyo, ay
Boy, ay pumuposisyon po kami na para kaming bangko. Na in the sense na, kung nakikita mo ninyo yung mga bangko, napakadami po ng mga branches nila kasi they want to make their services more accessible and convenient. So, in that respect, yung ginagusto namin mangyari na kami po ay nakikita ay nasa part of the country kasi nga, nalulungkalawak yung ating mga members. So, alam po ninyo, meron po tayong mga communities na mga nasa isla at napakahirap nila makarating sa bayan para lang magbayad. Bawat, mabayad ka ng mag-transaction, mag-transact sila kahit na anong transaction, whether it is for SSS or any other matter. No? Talagang nakita po namin na nila, sasakay ng bangka, sasakay ng ano, tapos gagawin nila, they schedule their trips para makatipid din sila sa pamasahe, gano'n, no? Para pag namili sila ng mga supplies nila, gano'n ang gagawin nila. At nakita mo namin na talagang napakahirap pala. Pero ito naman ay mga miyembro namin na kailangan din mo namin pagsipihan at ma-reach out din namin sila, no? So, ang ginawa nga po namin ngayon, maraming kaming paraan na nakipag-tie up kami with the local government unit. So, kahit na ito po isang isla, meron silang munisipyo doon. So, through the government, the local government, na meron doon treasurer's office, maaari mo silang magbayad mo kanilang contributions doon. So, meron mo kami ganung agreement na pinilot po namin sa dalawang isla, sa Alabat, Quezon. At this year, we plan to have more of that kind of arrangement. So, na-identify na muna namin alin mo yung mga municipal. So, tulad din bawang Batanes. No? Ang mga taga-Batanes po, eh, hirap na hirap po sila. Talaga nakikiusap sila. Sabi, bakit hindi kayo magbukas ng branch dito? Pero syempre, bawat branch na bubuksan mo, meron yung cost. So, titingnan mo natin ngayon, ang populasyon pa ng Batanes, eh, sapat mo ba yan para ma-justify? No? So, mga ganong klase, pwede namang ibang arrangement ang pwede mo. So, ang ginawa mo namin, doon mo kami sa munisipyo. So, ang munisipyo naman ay willing naman to provide us with the space. So, ginagawa namin, nagawa kami kahit ng isang dalawang tao lamang. Kasi malaga, may tatanggap ng kanilang mga applications, gano'n. Hindi na kailangan na tumawid pa sila punta sa Tibigara o kung saan man para lang mag-transact yung SSS. At isa pa po, kung napapasin ninyo, kami po ay meron din kami present sa internet. So, ang aming pong website ay hindi lang siya ordinary website dahil meron po kaming interactive portion of our website. Ang bawat miyembro ay maaari pong mag-register dito sa aming interactive portion at may mga security features yan kasi kailangan mag-register sila. Kahit maaari nang ma-access ng isang member ang kanyang sariling record. Kaya kung maaari, duda kayo kung kayo pinag-uulog ng company ninyo, yan isang paraan na ma-monitor ninyo, ma-track ninyo, kung talagang pinag-uulog kayo. At kung kayo naman ay employed, maaari na rin na kayong employer ninyo ay nakarehistro din dun sa aming facility na yon, pwede na kayong mag-file ng inyong salary loan online. Maaari na rin kung kayong mag-notify sa SSS pag kayo po ay sa mga kababaihan, ano po, yung maternity notification na tinatawag, pwede nang gawing online. Online. O, tapos ang mga companies naman, pag-registrado na sila doon, they can submit the reports, yung mga monthly reports na nire-require namin, online na rin. So, hindi na nila kailang lumabas pa, magpila sa mga tanggapan namin. Kaya sinasabi namin sa mga members, we're providing all the facilities para kahit na off-site, hindi nila kailang pumunta sa tanggapan namin. They can transact with us. Kasi sayang sa nagpapadagdag ng crowd eh, sa akin. Thank you, B. Ma'am, sinasabi nyo kanina, kailangan at least 10 years ang payment. Yes, what if kung less than 10 years, what will happen to their payment? Or anong dapat gawin ng mga miyembro ng SSS? Okay. Pagka
isang miyembro sumapit na sa edad na 65, pero yun pala ang naihulog lang niya, eh, let's say 80 months na contribution, pwede niya siya mag-file, babayaran namin siya lump sum. Alam mo, yes. Pag siya naman ay namatay, meron pang tatanggapin na funeral grant para sa pagpapalitin. So yun na lang. Right now, the funeral grant is 20,000. Ma'am, what is the process? Halimbawa po, wala na siyang, ano, wala, next to, ano di ba yung wife? Yes. Ever. What will happen kung wala na po yung wife, tapos wala rin anak? Sino ang susunod do? Yung kanyang, ano, legal heirs. Sino yung legal heirs? Legal heirs? Oo. So, pamangkin pwede. Kaya nga, kung wala na iba. Legal heirs yung pamangkin niya dahil wala sa succession natin, di ba, sa civil home. Sino yung, ano, initiative na family. So, wala naman siyang anak, wala naman siyang, wala na yung mga magulang niya. Magandang binata. Oo. So, yung kanyang mga pamangkin, maaaring pagmana. Okay, thank you, ma'am. Yung daw, ma'am Susie, girlfriend ba o boyfriend? Pwede ba yun? Hindi. Pwede yung designate? Pero that's why it's very important that you update your records. Pakasal, ito ngayon, yan, ilalagay nyo ngayon yung pangalan ng spouse nyo, yung mga anak nyo. Eh ngayon, separated na, or whatever, ilagay nyo pa rin, mag-update din kayo. Ganon. So, nasa inyo na yan, dito naman kayo mag-update ng mag-update mo record nyo sa akin. Oo. Bill. Good morning, ma'am. Good morning. Napag-alaman ho namin na ang SSS ay updated sa computer from 1984 up to today, no? Yung before that, nagre-require pa kayo ng manual verification. Before that, meron mong mga records kami. Oh, manual verification ngayon. Ang question ko po, bakit hindi na pa rin yung ma-computerize? Itong mga previous, kasi sa computation po, ng benefits, naka-base lang muna kayo sa 1984 up, di ba? Hindi ho. So, depende kung anong start ng inyong hindi nga ho. Assuming na ang contribution mo prior pa sa 1984. Meron din ho kaming nakalagay sa computer. Gusto alam ko na yung tinutubo ko nito. Walang paliwanag yan. Meron ho kaming, admittedly, meron ho kaming portion ng contribution sa members. Actually, the period in question is from 84 to 89. Yun po ay yung natatandaan ninyo bago mag-year 2000. Meron mo mga Y2K project, mga ganyan, mga specter o ano, na mangyayari ko nito pagka di nag-upgrade ng mga computer system dahil kasi year 2000 parang may back to zero. Back to zero. So that time, we also upgraded our database. Nag-migrate ko kami ng mga data from one system to a new system. So, for some reason, mayroong portion na hindi nakasama doon. Sa ano lang, we're talking of the electronic data. We're talking of the, ano, at yun naman ay nag-manifest. Nung nag-apply na ng pension, yun nga napansin na gano'n. So, umpisa, nag-request manual, individual, case-to-case, hindi ganun ka-efficient. So, ngayon, we embark on a project that we will address all those. Kasi hindi naman lahat ng mga members na may contribution ng number 285 at 289 na hindi napasama dun sa migration, dun sa new system. Hindi naman lahat. May iba lang. So, how many I don't know, so exactly how many of them are affected. Pero ganun pa man, ang ginawa na lang ng management ngayon, lahat na, gawin na, tingnan na lahat, isa-isahin. So,
if you imagine, meron po kaming millions of members, at ang records mo ay millions of records, at yung namang mga members namin ay palipat-lipat ng mga employee, hindi naman sila nagsistick to one. So, hahanapin mo yon, titingnan mo, sino ba yung mga employer dito? And we have microfilm records. So, lahat ng mga reports ng mga employers ay kinoconvert namin into microfilm. So, kailangan mo na ng kayo. Readers, isa yun yun. So, noong na kasi microfilm eh, hindi pa uso yung scanning. Nakagagawin mong computerized, di ba? Optical record. Super, wala pang tayo niyan. Ngayon na lang mong yan. So, ganun po ang ginagawa mo natin. Ngayon, co-convert mo na lahat. Even our microfilm records, we are now converting them into electronic data. Para mabilis pag-access. Kasi pagka microfilm, isa-isahin mo eh. Samantalang kung naano mo na, meron kami tinatawag na automated records management system. Na ito lahat ng mga records na papel ng isang member ay naka-scan, tapos ang naka-archive yan na i-folder ang bawat member. So, mabilis mo na ngayon siya ma-access na i-computerize. Yun hong napangakuha na manual verification ng December last year. Yun ba update na ho sila ngayon? Kasi mayroong sulat to eh. May sulat involved na yung manual verification will be completed by December 31. 2015. Ah, oh, 20, no, ma'am. Ang na-receive niya, may na-receive na letter, 2013. By this time ba, nakapag-manual verification na yun? Check na lang po natin kung na-update na kayo record. Kasi salamat, yung mga nag-request noon, na-update naman na. Pero ngayon, snap ko nga, that we're doing it on a wholesale basis already. Hindi na yung pagsasa. Mm-hmm. So, ang timetable namin by end of this year, lahat ng mga dapat na-update ay ma-update na. Ayun. May tanong lang po na pinapakiusap sa akin. Wala ba kayong announcement ng condonation? Condonation? Ngayon, wala. Kasi alam niyo po, ang condonation kung sa contributions ha, sa condonation, ang may authority lang na mag-grant ng condonation board. Ay ang board. Po, ang Congress po yan. Congress, so, can you imagine the effort and the time that we should just get that done? So, number one. Number two, condonation sa loans, ang may authority to grant that is the President of the Republic. No? So, medyo mahirap din makuha yan. So, ngayon, meron kaming siguro, hopefully, by April or May, ma-announce namin maybe in time for the paper day. Meron kaming pinaplano na mabigay yung instead of condonation, meron mo kami yung pinaplano. Okay na lang din yung announce. Okay, pumasok lang sa isip ko na tanong eh, teka sa sarili. This is with regards to sa mga female at kababaihan. Bakit, halimbawa, yung byuda na next of kin ay naging beneficiary, bakit piniprevent nyo na hindi na tumanggap ng pension? Anong rasyonale sa pag-deprive na ninyo o pagtanggal niya, pag-cut-off ninyo ng pension or benefits doon sa nag-asawa na after 2 years or after the required period? Kasi po, ang pagpasa ng beneficiary ng isang miyembro sa kanyang legal spouse ay nag-premise po sa idea na itong spouse niya ay dependent spouse. So, habang nabuhay yung miyembro, ano pagkababae, spouse, lalaki, ano tayo, bayan, mana, ang ano natin, habang buhay siya, economically dependent on the spouse. Pero kung kasuhod yun sa economic dependency, meron din tayong tinatawag na emotional dependency. So, ang habang
yung ang assumption na kapag hindi nag-aasawa yung beneficiary, kapag hindi siya nag-aasawa, yung assumption dyan, na may maintain niya yung kanyang emotional dependency dun sa kanyang namatay na member ng SSF. Kaya pag nag-remarry siya, doon na doon, nag-aasawa, pag nag-remarry yung spouse, kahit na nag-cohabit siya with someone, hindi na siya entitled. Di ba kasi kahit naman kayo siguro, di ba? Habang nagkukuhay kayo, di ba? Hindi lang kasi yun siya, kapag na, pagkalbawa na una kayo, tapos halimod niyo kuhay ninyo, di tatanggapin niya ngayon yung pension na tinatanggapin noon. Ngayon, nag-asawa siya ulit, o papayag ba kayo, kung susunod siya sa pension na tatanggapin. Ganun din. Kaya mo pa kayo dito sa posisyon ng Vice SS regarding sa karapatan ng kababae na doon sa anong effect nyo dito? Ako, frankly, hindi pa namin pinapag-aralan yan. Pero question ko, kung lalaki ang kung babae, ako kung namatay. Ako sa babae. Pero pag ang lalaki ay nag-asawa, hindi na siya kapamanan. Ah, ganun din. So, both ways pala yan. Okay, good morning po. Good morning. Ating pong beneficiary dapat indicated niya. Individual o pwede bang ang beneficiary na member ay designate ay ang association. For example, Gabriela, member siya ng Gabriela, isang NGO o delegate religious group. Pwede ba yun? Entity. Parang sa ating experience, wala pa ang nakita na usually, ano po yan, individual. Individual ang dapat designate. Sa Gabriela, Paano naman kung itong lack of basic social and health services ninyo na kung di matugunan ng ating pamalar, kaya warning ninyo, ipapasigaw ninyo sa March 8. Ay ganito kaya'y makakayanan pa ng SSS para hindi na kayo malugami sa mga problema. Kaya bang SSS tugunan yung mga hinaing ng Gabriela? Hindi naman lahat ng hinaing ng kababayan isa po ng SSS. Individual members. Ang pagdating mga individual members sinabi siya kay mga kababaihan, kung ano ba ng kanilang kailangan sa SSS at sila naman po ay qualified, eh, kaya ko namin tugunan. Meron din naman sagot dyan. Actually, pagdating sa ano, dun sa labor data, no, halos 50% ng kababaihan ay hindi nakapasok doon sa labor force natin. Kasi kinukonsider sila as merely housewife kung sila pinapasok. So, at meron din na mga, siguro mga 5% na nakapasok dyan ang walang trabaho. Pero another big percent dyan ang sinasabi natin na underemployed. So, kung ganun kalaki ang mga kababaihan na hindi employed, hindi sila papasok talaga sa SSS. Siguro ito na ang gusto kong i-announce, ano, pwedeng tumulong yung ating ang Gabriela dito. Alam niyo po, sa ilalim po ng batas ng SSS, ang mga non-working spouse na talaga na mga kababaihan, sila yung nasa bahay lamang, non-working, sila po ay maaaring maging membro ng SSS on a voluntary basis. Pero ang ano lang dito, sagot nila natin, isang factor lang dito, kailangan may consent kong asawa. Kasi yung asawa magbabayad kung kanilang kontribusyon. Hanggang 50% of the working spouses ano na income, maaari silang maging membro ng SSS. Ang kanilang salary credit ay maging 50% of the working spouse's salary. So, kailangan hikayatin ng mga kababaihan na kausapin nila yung kanilang asawa na sila isang miyembro sa SSS kasi habang sila ay member, voluntary member, mag-entitled to all the benefits including maternity. Actually, ang unang problema dapat na bigyan ng pansin ay yung kawalan nga ng trabaho. Kasi even yung mga spouses din ako minsan, walang trabaho. So, ang ginagawa ay yung kung ano man yung available dyan, yun ang ginagawa nila. Tapos 100 pesos lang a day ang kanilang income. At mga 30% ng ating families, ganun ang income ha, $1 to $2 a day lang. So, even if kaila, gusto nila na maging member ng SSS, hindi po pwede sila maging member.
Kasi yung contribution na naibibigay nila, hindi nila ibibigay yon, papakain na lang nila sa kanilang pamilya. So, yan, di ba? De, pero meron kami programa sa tinatawag namin na Gantia. Sa akala mo na, kasi maraming tao yung si Pilates because informal sector worker ka, parang mahinang kita. Pero ang nakontabi sa aming experience, maraming po, natin yung mga tayo. Maraming happy na yun. Ano, yes, they earn something, pero ang mahirap lang sa katapusan ng buwan ay huhugod ka ng medyo malaki na kanya, 300. So, medyo mahirap yun na gawin. So, ano, pero pag nilagyan sila ng alkansya na araw-araw magbulot ng 10 piso, nagiging mas magaan at doon nila na-realize. So, kaya pala nila. No? Kaya pala nila kasi imbis na bumili ka ng isang stick na si Danilo, biling ihulog mo na lang. Nag-iipon ka. So that discipline of saving is also instilled by having those alkansya boxes sa terminal ng pricing area. So nakita ko namin ang mga maganda po ng programa. Okay, before closing, meron tayong announcement coming from Milan through Mayet. Mayet, please, no? Okay, magandang umaga sa inyo. Bilang icebreaker, medyo serious kasi mga pinag-usapan, no? Last time nandito kami, we are profoundly promoted the Jesus Christ image that Milan Jang originated from his Bukakya. For your information, to all the people who were not here during that time, it is, yeah, okay. We sponsor lang kami ng Philippine Airlines. We will take it to Leyte. Then it will be, we are arranging for the mask na magkakaroon ng mask with the image sa March 21 and March 22 sa Tacloban, Leyte. Aside from that, short, no? Kasi wala tayong oras. Dahil si Milan ay isang lector, artist sa Slovakia, tuturo siya ng, sa mga special children, yung mga deaf and mute, okay, sa Tacloban, Leyte. Sponsoring kami ng Philippine Airlines for the materials na gagamitin daw sa paggawa ng angels. Because of this, no, we have these Angels for a Cause advocacy, okay, wherein we will be selling angels, no, part of the proceeds from this, in our own little way, every 10 pesos, we will give it to the Yolanda victims. Why? Kasi during the time na ginawa ni Milan yung, tinapos niya yung Jesus Christ, okay, it was the outbreak of Yolanda catastrophe. Okay, so it was also during that time when I told him to finish Jesus Christ, and it was also during that time when he was able to see how the face of Jesus Christ could be. So, para sa akin, meron siyang significance. So, we are here just to promote and to tell you that I would like to thank you very much for the time that we were here, especially the moderator, Mr. Eric San Juan, for giving us exposure and the opportunity. I hope that you will support our advocacy, Angels for a Cause. Thank you very much. Okay, thank you. At in closing, I'd like to hear from George then Mang Susi. Final statement. Siyempre, iniimbitahan namin ano, yung lahat doon sa March 8 namin. Yung sa hapon, 3 to 5 p.m., nandun kami sa Bonifacio Shrine. Ang aming tema doon ay salute to our brave widows and women, a call for truth and justice. At pagkatapos noon, March to Minjola, at Minjola, 6 o'clock and up. At siyempre, ang talagang aming talagang stand dyan ay
ay aking na-resign kasi ang dami-dami niya talaga mga kasalanan sa kababaihan dahil doon sa kanyang mga palisiya, kaya nawalan ng kaya yung kawalan ng trabaho ay nandyan, yung privatization ng mga panlipon ng serbisyo na lalo nagpapahirap sa kababaihan, yung deregulasyon na nagpapataas ng ano ng presyo ng electricity, etc., etc. So yun po ano, so iniimbitahan ko ang lahat. Una, maraming salamat sa pag-ibigat namin dito para magpahayag sa mga updates mo sa SSS. Napansin ko lang, napakarami din pala sa inyo na hindi din kayo siya aware sa mga informasyon dito sa SSS. Dapat magkaroon mo kami na... Lagi, once a month talaga dapat nandito mo. Oo, kaya magkaroon mo tayo ng mga seminar. Seminar para sa mga miyembro nitong forum. Kaya practitioners mo pwede mag-member. Maraming salamat po sa pag-ibita sa amin. Ang inyong po social security ay dapat nagsisulikap na palaguin pa po ang pondo nito para lalo pa po gumagawang white. Kayo naman po at sa ako ninyo ay makatamasa po ng mga beneficyo ng SSS. So, makakaasa po kayo ngayon 2050 ay lalo po namin pagbutiin ang aming servisyo. Alam po namin, marami din po mga kailangan i-improve. Hindi naman po kami perfect, pero kami po ay talagang sinisika po namin na mapigyan kayo ng delightful service. Thank you. Madam, po natin, I'm from Cubao, and yung Cubao office mo is very, very well run. Thank you. From the Blue Guard to the employees, and my wife is also very happy to be here. Last announcement from Joel. Oh, sa lahat ng senior citizens, starting March 10, yung SM po na sa senior citizen, iikot sa bogus in lahat ng SM. Host by Eddie Hilario, Pilita Corrales, Marcos Sison, Jack Lo Blanco, and lahat ng senior citizens. From 3 o'clock onward, every Tuesday. Thank you. Okay, final statement, the informational. Next week, ang guest natin si Atty. Polo Adasa, si Karen Tonglawer, at si Maestro. Ayun, Aldo Paglilawan dito. Okay, and two military officers coming. At I'd like to thank again, Susi, Jerk, Milan, and of course, Mayet. Thank you so much. Mayet, okay, alis no, dahil kaya natin meron po. Thank you, see you next week. Jalan.